Unboxing my hydroponic cake. Unboxing my hydroponic. Sabi nila, sabi niya sa akin, 1 kilo daw na kukupit. So, ganit ko lang kalit na box. Ayaw bang manawang kilo and another Vernicas daw. So, let us see. Hindi ko talaga bumili yung mga ganito. Mahilig ako sa plant. Actually, meron pa akong aklara. Hindi ko pa na tatalim. Yan. Dito ko siya. So, okay naman yung packaging niya. Pero tingnan natin. Bakit? Iniisip ko. 2 kilos ba yun? So, yung kukupit kasi kailangan may free video na ibibigay, ililink sa akin para how to plant hydroponics. Ayun na lang, almost, 899. So, ito, okay, kukupit. Itong kukupit. So, yun yung lalagyan ko sa mga ano. Okay naman pala. So, this is the solution, pyrogen concentrate. Big solution. So, complete plant nutrient concentrate for hydroponic and soil grow plant. So, ito po mga kaibigan. Ito po yun. Siya po ay hydroponics farm. Ang farm ni Mang Densyo. So, ito. May mga direction naman. So, susundan na lang natin. Saka, binigyan nila ako ng ano. Binigyan po nila ako ng... Hi, everyone. Binigyan po nila ako ng... bibigyan nila ako ng link once natanggap ko na. So, tsaka ba, ito, meron din siyang leaflet na pagbabasihan kung paano ako magtanim. So, try natin yun. Tapos, ito, solution A. Ito naman. So, yun ilalagay natin sa water. Tapos, ito yung free. 250 free seeds ko. Pero dito, may mga free ako na litos sa kapechay. Premium siya. So, pero actually, marami din akong seeds siya kasi galing sa DA. Ito, vermicast for gardening and hydroponics. So, tingnan natin kung ilan ba dami ang i-consume natin doon sa bawat styro. Bibili pa tayo ng ganun. Pero marami naman ako mga plastic container dyan. So, yun na lang siguro yung pagtataniman natin. So, watch out guys. Sa susunod po, magtatanim po ang Mama Nels ng hydroponics planting po tayo. So, tatry natin. Talagang gusto ko talaga magtanim. Alam nyo naman yun. So, mga ano ko na, lagi ko na ano yung aking mga plants. So, ito. Dikit mata na naman po kami. Almost 900. Malaking pera na rin yung ito. Paano sa wala? Wala din naman kami kaya. Pero try ko lang kasi maganda kasi. Parang, para at least sarili ko ng produce yung kakainin namin. So before kasi nagtanim ako, dami kong sa mga previous picture upload ko sa Facebook Facebook ko. Account ko, ang dami ko talaga mga plants doon na litos. Kasi nagtatanim ko dyan sa harapan lang, mga talong, ganyan. So, ito, na-inlove ulit ako sa kanya. Kasi talaga inlove naman talaga sa pagtatanim. Palibasa, anak ako ng farmer. Nabuhay ako na farm talaga yung inaano. Farming ang ginagawa ng tatay ko. May ano kami, yugang kami, may sakahan kami. So, yun, may babuyang kami na inaalagaan sa backyard, ganyan. So, bagay yun ang kinalakihan ko, kaya parang hinahanap-hanap ko pa din yung pagtatanim. Siguro nasa dugo ko na din yun. So, yun nga. Ito, kumbaga, sa generation ngayon, upgraded, kumbaga. So, ito, try natin yung mga upgraded farming na sinasabi nila, di ba? Hydroponics. Ayan, hydroponics pa. So, okay. I-update ko na lang kayo pag nakapagtanim na po ako. Bye-bye. Thank you for watching, guys. I hope na nakakuha kayo ng tip. Kung gusto niyo mag-farming,
ano nyo lang po, i-click nyo lang po. Sa Facebook po ito yung... Yung... Ayan, ipopromote na kita, Farm Nidencio. Ito po, Farm Nidencio po. So, kung gusto nyo rin po mag-hydroponics farming, kahit dyan sa bahay lang, dyan lang sa harap, po pwede. So, ito nga po, ayan. I-share ko na rin sa inyo. Pero, okay siya. One, akala ko na, 1 kilo naman to. I don't know kung 1 kilo to. Pero, whatever. Tapos, ito po, Vermicast. Ito kasi yung promo nila. Actually, ito lang po. So, yung promo nila, pag nag-avail ako nung time na yon, ito, meron akong free na Vermicast. Actually, nagagawa ko ng Vermicast. Meron ako doon sa bahay, pero sa likod ko. Tapos ito, yung free niya, 250 seeds of pechay. So, okay na rin. Ayan. So, thank you for watching, and I hope doon sa mga mahilig magtanim magkaroon kayo ng idea na dati nakikita lang natin. Ako talagang na-in-love ako pag nakikita ko yung mga hydroponics farming. Ang saya-saya ko tingnan. Pero actually, hindi naman ganun kaganda ang gagawin nating hydroponics farming kasi parang improvise lang gagawin natin. Kasi yung talagang magagaling na hydroponics yun sa mga farm talaga. So, talaga meron silang mga greenhouse, tapos yung mga tanim nila. Basta ang lalaki ng kanilang space. So ito, dahil maliit lang din naman space natin, magagawin ko, tatanggalin ko siguro yung mga dyan sa garden ko, sa pot garden ko, ibungog ko siguro, tapos gagawa na lang ako ng improvise na para sa hydroponics. So, sige, antabayanan po natin guys, antabayanan nyo ako at ako'y magtatanim. Ipapakita ko sa inyo susunod ko na video kung paano ang paggawa ng improvise na hydroponics farming, kumbaga hydroponics na pagtatanim. So, yun. Thank you again. See you next on my next... See you on my next vlog. Oh my God. Diyos ko day. Ang mama ay bulul-bulul na. Sige po. Bye-bye. Thanks God. God bless everyone. Thanks God. Nagkaroon ako ng ganito. Ito naman talaga gusto ko. Gusto ko to. Thank you, Lord. God bless. Love.